Ano ba ang alam natin sa ngayon tungkol sa pagpatay kay dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe? Isang araw pagkatapos ng pagpatay sa kanya ay nabigla ang buong mundo. Sinubukan ng mga investigador ng pulisya na alamin ang mga motibo sa likod ng pagpaslang sa dating punong ministro ng Japan na si Shinzo Abe. Bagamat tinanggihan ng suspect ang mga motibasyon sa politika, sinabi niya sa pulisya na ang pag-atake ay pinlano ng ilang buwan. Si Abe ay binaril mula sa likuran sa kanlurang lungsod ng Nara habang nagsasalita sa isang kaganapan sa kampanya bag. O ang halalan sa parliamentaryo noong Linggo, inaresto ng pulisya si Tetsuya Yamagami na may 41 taong gulang sa pinangyarihan. Siya ay isang dating mandaragat sa Maritime Armed Forces ng Japan, ay UMA. Minsa pagpatay kung saan ginamit niya ang isang handmade firearm, ayon sa pulisya, sinabi sa kanila ni Yamagami na nagpunta siya sa Okayama, isa sa pangkanlurang lungsod kung saan nagbibigay si Abe. Nang isa pang campaign speech isang araw bago ang pamamaril, ayon sa Kyodo News, na binanggit ang mga mapagkukunan ng pagsisiyasat. Itinanggi ni Yamagami ang anumang political motivations para sa pagpatay. Binanggit din ni Yamagami ang pagkabangkarote ng kanyang ina matapos itong mag-donate sa isang hindi pinangalan ng relihiyosong organisasyon kung saan may kaugnayan o mano si Abe, ayon sa mga ulat ng Japanese media. Nangyari ang pamamaril noong Biyernes sa isang bansa kung saan bihirang mangyari ang karahasan ng baril at pag-atake sa politika. Tinalugog ng pulisya ang bahay ni Yamagami at natagpuan ng iba pang mga improvised na armas, kabilang ang mga handmade explosives, ulat ng Anthony Kun ng NPR. Napag-alaman na sinuman ay may limitadong kaalaman sa kung paano gumagana ang mga baril. Ay maaaring gumawa ng armas na ginamit sa pag-atake, ayon sa komentarista ng baril na si Tetsuya Suda sa Reuters. Sinabi ni Suda na ang sandata ay maaaring magawa sa wala pang kalahating araw. Si Tomoaki Onizuka, pinuno ng Prefectural Police ng Nara, ay umamin na may mga problema sa seguridad at humingi ng paumanhin sa hindi pagpigil sa pag-atake, ayon sa mga ulat mula sa Kyodo News. Ang Japan ay may ilan sa pinakamababang antas ng pagmamayari ng baril at karahasan ng baril sa mundo, na may isang tao lamang ang napatay ng karahasan ng baril noong 2021, ayon sa National Police Agency ng bansa. Naitala ng Gun Violence Archive ang mahigit 45,000 pagkamatay gamit ang baril sa Estados Unidos sa parehong taon.